Posible po ba na bumalik ang GERD or hyperacidity kahit mahigit na isang taon na sa LCIF? So, ang GERD po, intindihin natin muna yung GERD. Ano ba yung GERD? Yung GERD, ito yung bumabalik yung ating acid na nasa loob ng ating tiyan. For some reason, siya ay pumupunta doon sa ating esophagus. So, kasi magkadikit yan eh. Yung ating swallowing tube, yung ating esophagus ay yung mahabang tube from our mouth. Ano? Papunta sa ating tiyan. Ngayon, yung tiyan natin, andun yung acid, yung ating esophagus ay hindi siya equipped with the proper cells to contain the acid. Kaya nga merong gate. Sa pagitan ng dalawang yun, may gate. Yun yung tinatawag nating gastroesophageal junction, yung GE. Kaya nga sa GERD, di ba? Gastroesophageal reflux disease. Nagre-reflux, bumabalik yung acid na nandoon sa tiyan, umaakit dun sa esophagus. And that's what gives you yung mga parang heartburn sensation, yung parang hindi kayo matunawan, yung parang makalam ang sikmura or hindi maganda ang pakiramdam ng sikmura. So ngayon, paano nakakatulong ang low carb sa GERD? Nakakatulong siya sa pagtulong magsara ng gate. Kasi yung asukal is inflammatory, it prevents that gate from closing. Yan yung kadalasang reason sa karamihan ng mga tao na merong GERD. However, meron ding mga ibang tao na ang reason ng pagkakaroon nila ng GERD ay dahil sa ibang bagay. For example, isang tao ay merong hiatus hernia. Ano naman po yun, Doc? Hiatus hernia, ibig sabihin merong defect doon sa ating diaphragm. Nasaan yung diaphragm? Yan yung malaking muscle na nagsiseparate ng ating baga. So, ang baga kasi nasa taas po, ano, at ang ating sikmura and all the bituka nasa baba. So, yung nagsiseparate dun sa dalawang yun is your diaphragm. So, ngayon, pag may defect sa diaphragm, merong tendency yung mga organs na nasa baba na umakyat. So, yun yung hernia ngayon, yung parang loose-loose, pero nasa loob, ano, maraming hernia. Meron din hernia na nasa groin natin, may hernia din na nasa pusod. Ito, specifically, pag sinabi natin hiatus hernia, ito yung hernia na nandoon sa ating diaphragm. So, kung yun yung cause, syempre, kahit naman nag-low carb ka, that can still happen, ano, kahit binago mo na yung lifestyle mo kasi hindi lang bastang asukal yung naging cause nung reflux mo, kundi a physical defect. Now, the other important thing, ito lagi kong sinasabi, dun sa mga akala nag-GERD yung kanilang sintomas, papacheck din po natin yung ating H. pylori. Ano naman yan, Doc? Ang H. pylori, yan yung bacteria na nagdudulot ng ulcers. So, yung ulcer kasi, ang overlap ng symptom niya, yung sintomas niyan, yung karamdaman na mararamdaman mo pag meron kang ulcer, it's similar doon sa taong may heartburn. It's very common in the Philippines ano, to have H. pylori. In Asia, it's very, very common po. A lot of times, meron talagang infection na yan. And yung infection na yan causes yung ulcer. So, it's worthwhile to check po yung mga iba pang sintomas. Ngayon, the other thing that can cause yung pagpanunumbalik ng ating GERD symptoms is of course kung nag-low carb tayo dati tapos bigla tayo bumalik sa ating high carb lifestyle. Lahat ng gains na makukuha ninyo from low carb, if you start to go back again sa high carb, maaaring mawala yung mga gains na yon or yung mga dating sakit manumbalik ulit. So those are the important considerations po.